Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating ebanghelyo ay pagpapatuloy pa rin ng talinghaga ng the vine and the branches. No? Kaya ang imbitasyon ng Panginoon ay ang manatili kayo sa akin. No? Manatili kayo sa akin, sa aking pag-ibig, at mananatili ako sa inyo. Okay? At maraming paraan upang manatili tayo kay Jesus at manatili siya sa atin. Ang isa ay sa pamagitan ng pagiging tapat sa kanyang salita. Okay? Ang sabi niya dito, mananatili ako sa inyo kung nananatili sa inyo ang aking salita. So mahalaga na inaalam natin ang salita ng Panginoon, no? Ang salita ng Diyos. At kung sinusod natin ang salita ng Diyos, nananatili sa atin si Kristo. Hindi kasi pwedeng manatili si Kristo at the same time nabubuhay tayo sa pagkakasala. No? Hindi tayo pwedeng, hindi mananatili si Kristo sa atin kung at the same time ay yung ating mga gawain ay paggawain ng pagkakasala. Kinakailangan talikuran muna natin yon. Ayusin natin na ating buhay, isabuhay natin ang salita. At kapag sinasabuhay natin ang salita, ay lalayuan natin ang ating mga gawaing masama. Ang mga gawaing nagdudulot sa atin ng kasalanan. Kaya mahalaga na alamin natin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Sapagkat yan yung salita ng Diyos ang magpapadalisay sa atin. Kaya nga in the end, matapos ang ating mga maraming maginagawa, kasi tayo bilang mga Katoliko, marami tayong mga ginagawang devotions, no? At the end of the day, ang dapat nating tanungin ay, sinunod ko ba yung kalooban ng Diyos? Kasi kahit na ang dami-dami nating devotion, pero hindi mo na sinusunod ang kalooban ng Diyos, wala pa rin salbi yung devotion mo. Kasi ako, may mga kilala akong tao, no, na I will not mention names, of course, no? Na talagang mayroon silang devotion sa kalang patron, no? Pag Holy Week, yung bang ganun, no? Yung talagang ginagastos nila yung kalang patron, maiprosesyon, maibili ng mga bulaklak. Kaso ang problema, siya ay nakikisama sa isang taong di naman niya asawa. Nakikiapid, yung bang ganun, no? So anong saysay nung devotion mo? Kung ikaw naman ay nabubuhay sa kasalanan. So at the end of the day, ang ating kailangan pa rin tanong sa ating sarili, sinusunod ko ba ang kautusan ng Diyos? Sinusunod ko ba ang kalooban ng Diyos? Yun pa rin. Yun pa rin. Kinakailangan pagsunod pa rin. Ang pananampalataya ay magiging patay kung hindi naman tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Kundi naman tayo sa sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung nais nating manatili si Kristo sa atin, kailangan sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, no? At tayo naman ay mananatili din sa Kanya.